Yep. Hello everyone, ito pala ang Brains Out. Sa video na to, gagawa tayo ng super detailed na stencil. Manood maigi dito sa video na to dahil marami tayong matututunan. Let's go! Okay, mag-start tayo sa observation ng design. No, so one color design lang to. Pero yung details ito, no, sobrang pipino, sobrang anliliit, maraming lines, tapos parang gahibla lang ng buhok yung iba, no? So super detailed talaga to. Ayan. So hayaan kong ma-observe nyo kung gaano ka-detailed yung design. So ilalapit ko na konti. Ayan. Nakikita niyan, may line-line na manliliit, no? Tsaka maninipis. Ayan, katulad niyan. Ayan. So okay na siguro to para ma-absorb natin. Move tayo sa next. Okay, umpisa natin sa paggawa ng bagong screen. Ito, bagong gawa na ito. Ito yun na yung weld mesh or yung pinaka-rugby nung mesh sa screen. So, at kinakutter na lang ni Tune, si Mr. Chunes. Yan, ang kaibigan natin si Mr. Chunes. Kinakutter niya na lang para makuha na ito sa screen stretcher natin. So, ang mesh natin dito ay 120 mesh count dahil ang ating ink ay water-based ng tulko. So, 120 mesh. Ayan siya. Screen natin. Thank you, Mr. Chunes. Okay, dito tayo sa next step, ang paglilinis ng screen. Napaka-importante nitong step na to, no? Kasi maalikabok po at may oil-oil lang mga kamay natin. So, importanteng matanggal sila, no, sa screen natin bago lagyan ng emulsion. So, dito gamit lang namin dishwashing liquid na sponge, tas tubig sa gripo. Ayan, lilinisan lang ng maigi. Ayan, si Mr. Chunes. Okay na daw. Move tayo sa next. Itong next step naman, pinatutuyo lang namin sa electric fan, no? Ayan, tapos next pupunasan ng basahan, no? Napaka-importante nito. Malinis dapat yung basahan bago nyo punasan, no? Napaka-importante nito para makuha-kuha pa yung mga alikabok-alikabok. Ayan, okay na tayo. Move tayo sa next. Okay, dito na tayo sa step na maglalagay ng photo emulsion. So, ang ginamit namang emulsion, yung tool ko, Photocure TXR. Okay, dito sa pagpahid ng emulsion natin, no, isa sa mga key, dahil ang goal natin, detailed, no. So, ngayon, pag binubutas natin to, mabababad siya sa tubig na matagal. So, masisira yung stencil mo dahil nababad sa tubig na matagal. Ngayon, ang isa sa mga ginawa namin is kinapalan namin ng isa pang pahid yung screen namin. Dati tatlo lang, ang ginawa na namin apat. Ngayon, magkapahid na si Mr. Chunes. Ayun pala yung Oni Wire naming t-shirt. Ayan, sa unang pahid niya. Ayan. Ang dulas-dulas pa. Nga pala, no, kung papapasin nyo habang napapahid siya, may ilaw. Teka lang, ito yung pangalawang pahid. May ilaw, no? So okay lang yan, no? For demonstrational ginagawa namin para makita sa camera yung ginagawa. So mas maganda pa rin nasa dim light nyo or ano lang, no, hindi masyadong maliwanag na lugar. Ayan, so kasi pag pinatay namin ilaw, hindi nyo na makikita yung ginagawa. Ayan, ayun na yung pangatlo. Dati tatlo lang dalawa or tatlo lang ginagawa namin. Tapos ngayon ginawa na namin apat para medyo mapal siya sa screen, tapos medyo maganda yung kapit niya sa screen, tapos pag nababad niya sa tubig, no, yung binabanggit ko, hindi siya masyadong matatanggal. Ayan, so ayan na yung napahid natin. Papatuyuin na natin yan. So iiwan na natin yan. Syempre papatayin yung ilaw. Ayan. Okay, move tayo sa next. Oh, goods na daw, sabi ni Mr. Chunes. Okay. Okay, tuyo na yung screen natin, no? Note nyo pala, pinatuyo namin itong screen ng 24 hours at hindi namin minadali na 5 hours, 6 hours, no? Electric fan, hindi. Buong magdamag po namin, 24 hours namin pinatuyo para sure ball na tuyong-tuyo hanggang kaloob-looban niya. Okay, ito na yung next. Kakabit na natin yung T-guide niya tsaka yung screws niya. Ayan, no? Nakakabit na yung T-guide tapos yung screws.
Yan, makabilaan. Para sa forma niya na, no, pag nilatag sa screen, ay sa play 10. Tapos, ayun, nilalatag na rin namin yung stencil, no, yung film natin, no. Yung pang-expose nating film. Yan, so nilagyan na natin ng tape para gumalaw. Tsaka yung pabaligtad na tape para pang pakapit dun sa sa silk screen frame natin, no. Ayan. So dinidiin namin yung pandikit para kumapit siya dun sa emulsion or dun sa silk screen ano natin, frame. Ayan. So ito naman, napaka-importante. Tandaan to, na kailangan flat na flat siya, no. So kung kita nyo nun, parang may hindi siya flat, parang may umbok-umbok siya. So ang ginawa namin, pinipilit namin i-flat, no. Tinatanggal namin yung dikit, tapos ikakabit naman ulit yung dikit. So huwag kayong magkalala sa alignment, ma-align naman natin ulit yan, no. Yan, so importante flat na flat siya. Okay, move tayo sa next. Okay, dito na tayo sa pag-expose ng film natin sa emulsion natin. So ito yung exposure box namin. Okay, so take note, since ang nakasanayan namin ay tatlong pahid lang na emulsion, ang usual time namin doon is around 3 minutes and 30 seconds up to 4 minutes, no. So since nagdagdag pa kami ng isang pahid pa ng emulsion, kailangan pa namin dagdagan yung minuto. So gagawin naming 5 minutes to, no, to be sure. Tsaka ang mga keys din, bakit medyo hinabaan namin yung pating ano, parang dagdagan ng 1 minute and 30 seconds kung babasin natin yung 3 minutes and 30 seconds. Kasi mabababad sa tubig pag binutas. Ngayon, once na nangyari yun, kailangan natin yung emulsion medyo ano siya, medyo matagalan sa exposure, no. Medyo tumigas-tigas ng konti yung ibang part para hindi siya pag binuguhan natin ng spray mamaya or nung power washer na manual, eh hindi matatanggal. Pakita ko na lang mamaya sa mga next clip natin panagbubutas na tayo. So ito, tapos na yung exposure natin. Patayin na natin at move na tayo sa next, ang pagbubutas. Pero syempre, tanggalin muna natin yung pabigat tsaka yung film. Okay, ito na yung next step, yung pagbubutas, no. Babasahin namin ng tubig yung emulsion natin, no, para lumambot na yung in-expose natin. Napaka-importante rin pala tandaan na pag after nyo expose, kailangan nyo na kagad basahin, no. Kasi yung mga ilaw-ilaw sa paligid, yung ilaw sa bahay, ilaw ng araw, ayun, makakadagdag sa exposure yun, no. So ayan, binababad namin ng mga around 1 to 2 minutes ganon sa tubig, tapos makikita nyo na yung stencil bumapakat na, no. So ito yung gagamitin natin pang butas, no. So ito yung pang details natin, yung pang parang pang buhok, no. Kasi ito na may pang garden na pressure washer. So kailangan namin ng hindi sobrang lakas tsaka hindi rin sobrang hina. So naisip na lang namin itong manual lang yun. So pinapump lang siya ng ano yan, para magkaroon siya ng pressure sa loob, tapos bubuga na siya ng malakas. Okay, dito sa clip na to, tatanggalin na natin yung emulsion, no, or bubutasin na natin gamit itong manual na power washer. Garden, ano to eh, garden pressure washer na ata ang tawag. Yan, so ipapump siya para magkaroon ng pressure, tapos ibubuga mo. So ginagawa namin to sa umpisa para yung major ng pagbubutas, no, matanggal niya yung mga major na butas, no. So lahat, parang lahat matanggal niya, pero yung maliliit na details hindi niya pa kagad matatanggal, no. Kasi parang general yung pagbubutas niya. So ayan yung nangyayari. So as much as possible din, binibilisan rin namin ng kaunti yung pagbubutas, o tsaka yung pagpapump. Ayun, para hindi masyadong mababad sa tubig yung ano, yung emulsion natin. Kasi pag nababad to sa tubig ng sobrang tagal, ilalambot din yung stencil mo. Ngayon masisira yung design mo, no. Pag in-spray mo siya, no, yung mga hindi dapat masama na design ay masasama sa butas. At ayun, masisira na yung design mo doon. Ayan, so makikita nyo naman, no, yung major na butas yung tinatanggal ng garden pressure washer natin, no. In-order ko lang rin yan sa Lazada para ano. Ay, hindi pala, pumunta pala ako sa malapit na ano, hardware, tapos doon ako umorder pala para
hindi masira yung ano sa logistics or sa delivery. Ayan, no? So lahat natanggal natin yung emulsion doon. Ngayon, natanggal mo na yan, gagamitin na natin tong spray na maliit, no? Pakonti-konti dun sa mga design, no? Nililinis na natin yung details, no? So ito na yung detailing mismo. So pag-ingat lang, no? Yung doon sa pressure washer, yung spray niya dapat hindi patulis, dapat pabuka, no? Tapos dito din, sa umpisa pwede yung patulis, pero mahina lang. Nakikita nyo, hindi full force yung ano, yung pagkalabit. Yan. Para hindi sobrang lakas, kasi pag sobrang lakas naman nitong spray natin, nasasama yung maliliit, no? So nangyari na sa amin nung umpisa yon. So ngayon, natuto kami na dapat mahina lang yung ano, yung trigger mo, hindi sobrang lakas. Tapos mamaya-maya, in-adjust na rin namin yung spray nito, no? Medyo pabuka na yung spray niya para ano, hindi na ma-damage yung maliliit na details, kasi natanggal na yung major, eh. No? So inuuna natin yung major na butas, no? So yung mga malalaki, tapos yung mga maliliit na ito ng spray gun yung gamit natin. Yan, yung mga maliliit na yan, ayun, eh. Gamit na namin dyan yung pabuka na spray para hindi ma-damage. Ayun, ngayon, tsatsagain nyo lang yun, no? So, sobrang tagal siyang ano, sa tubig, mababad. So, may tendency talagang masira yung ibang part. So, kaya, tinabaan natin ng konti yung exposure, tsaka na pala natin yung emulsion. So, ito, closer look sa pagbutas natin. Diba? Goods na goods. Ayan, no? Kahit yung maninipis na parang gahibla ng buhok, yung kapal, hindi siya matatanggal dun sa emulsion, ay dun sa pagkaka grip niya dun sa mesh, yung emulsion hindi matatanggal dun sa mesh. Yun yung tama yan. So para ma-absorb niyo yung nangyari dun sa pagbubutas, tingnan natin maigi tong mga details, no? Yan, kung nakikita nyo yan, no? So pag underexpose yan, yung mga maliliit na butas na yon, ang mangyayari dyan, masasama yan kagad. Pag buga nyo pala nung unang pang general spray nyo, unang-una pa lang tanggal na kagad yung ano na yan, magkakapalan yung butas na yan pag underexpose. Pag sobra naman sa expose, ang mangyari dyan, yung mga butas na dapat mong butasin, hindi naman mabubutas, no? So pag underexpose, mabubutas ang hindi naman dapat mabutas. Ang overexpose, hindi mabubutas ang dapat mabutas, no? So ganun siya. So dapat dadaan kayo sa trial and error, no? Kailangan nyo mahanap yung sweet spot na tamang dami ng emulsion at tamang exposure. So ito, tapos na siya, pinapatuyo na natin. Yan, closer look, pinapatuyo na namin yan. Yan. Okay, so isasummarize natin kung anong mga key points dito sa video na to. Ito, summary na natin. Ito yung mga key points. Unang-una, nagdagdag tayo ng extra layer of emulsion. Pangalawa, pinatuyo natin yung emulsion ng matagal, no? 24 hours. Pangatlo, nagdagdag tayo ng extra minutes sa exposure, kasi nga dagdagan natin ng emulsion na layer, no? Pangapat, nagdagdag tayo ng extra seconds, no? Para tumibay yung grip ng emulsion sa mesh. Panglima, hinugasan natin kaagad yung in-expose nating screen, no? Number 6, gumamit kami ng pressure washer, yung pang-garden lang, for major removal of emulsion, para hindi sobrang lakas at hindi sobrang hina na pressure. Pang-7 naman, gumamit tayo ng smaller spray, ano, no, water spray, para i-remove lang yung smaller details at hindi mo iti-trigger na sobrang lakas, no? Pang-8, gagamitin mo yung, adjust mo yung spray natin tsaka yung pressure washer na sa softer nila, sa softer side nila, na na-adjust yun. Tapos pang-9, last, please do a trial and error na process para ma-perfect yung proseso. Okay, sana may natutunan kayo sa video na to. Please like, share, and subscribe. Thank you!